Hi guys, ngayon ay gagawa ko ng Filipino food. Ang tawag nito ay biko. Kailangan nito guys ng 3 cups ng malagkit. Nakabili ako nito sa Asian store. At saka kunting luya. At saka 1 can na coconut milk. At saka 1 cup na brown sugar. Nilagyan ko siya ng white sugar guys kasi konti lang yung brown sugar ko. Eh, gusto kong kumain ng biko eh. Namimiss kong kumain ng biko. Kaya magluluto ako ngayon guys ng biko. Ayan guys, nalagay ko na yung malagkit na rice na. Kung malagkit na rice, uhugasan lang natin guys. Ito ay 3 cups. Hinuhugasan ko siya guys ng 3 beses. Tapos ilagay na natin yung tubig. Minamixure ko yung tubig guys para hindi siya ma-overcook. Minsan kasi pag masyadong basa yung ano, yung rice natin eh, hindi ko mas masarap yung tama lang yung tubig. And guys, ilalagay na natin siya sa rice cooker. Guys, nakalimutan ko lagyan ng luya guys. Ngayon ilalagay ko na yung luya natin. Yan. Ngayon guys, sisimulan natin lutuin yung ating coconut. Lagay ko na ito yung ating 1 can na coconut. Ito yung ginagamit ko dito sa Norway guys. Yung can. Wala kasi ditong fresh na mabibili mo na fresh na coconut. Yan. Meron naman siyang nabibili sa Asian store pero matrabaho, kukudkurin mo 'yon eh. Wala naman akong pagkudkod ng Lubi kasi yung tawag namin doon sa coconut sa Pinas, sa Bisaya. Tapos pag mainit na siya guys, saka ko nilalagay yung sugar. Ayan guys, uminit na siya. So, lalagay ko na yung ating asukal. Ito guys, may halo tong white sugar. Konti. Sa 3 cups na malagkit na rice guys, yung nilalagay ko is 1 cup lang na sugar kasi ayaw ko nang medyong masyadong matamis. Pero sa inyo, kung gusto nyo ng maraming sugar, kayo na yung mag-adjust. So, hintayin natin guys na hanggang sa lumagkit siya. Halu-haluin lang natin. Medyo matrabaho pero wala eh.
Gusto ko talagang kumain ng biko. Namimiss kong kumain ng biko. Buti na lang ano, meron ako dun, may nabili ako nung last month ata. Kasi pag, ngayon kasi Sunday, sarado yung tindahan. Yung mga store, sarado. Asian. Nakakamiss kumain ng mga, yung sa Pinas na pagkain. Nung, kailan ba, last week, kumain ako, nagluto ako ng ano, daing. Eh, ayaw ng asawa ko yung amoy ng daing kasi mabaho daw. Sabi niya, ba't mo yung kinakain ni pang kain niya ng aso or pusa? Sabi niya. Sabi ko, masarap eh. So, gusto ko ng daing. Eh, wala siyang magawa, guys. Mabait naman yung asawa ko. Kahit na sobrang baho talaga sa kanya eh. Alam niya kasi gusto ko eh. Binubuksan ko lang yung pintuan at saka bintana. Tapos nag-ano ako ng kandila para mawala yung amoy. Ito namang biko, guys. Gusto-gusto ng asawa ko. Gusto niya ng biko. Nagluto ako ng 3 cups. Hindi ako nagluto ng sobrang marami kasi ano. Ayaw niya kasi yung pag ano na. Matigas na. Pag nilalagay ko kasi minsan sa ref, di tumitigas. Eh, sabi niya ano, mas gusto niya yung bagong luto. Yung anak ko naman, kumakain din naman siya ng biko konti. Guys, halu-haluin na natin ang bansang lumagkit na lang. Malapit na. Tamang-tama rin maluluto na yung ating rice. At tapos ko na. Nag-iisip ako anong lulutuin ko mamaya sa dinner. Siguro mag-ano na ako, mag spring rolls. Kahapon guys, nagluto ako ng ano, ng mackerel. Inadobo ko siya, parang ganun, so paksyu. Sabi ng asawa ko, ano yung mabaho? Ayaw niya kasi yung amoy ng isda. At saka, hindi siya kumakain ng mga seafoods. Sarap kaya yung isda. Makrel. Ano yung makrel? Parang isda sa Pinas. Kumakain ng asawa ko ng isda, yung ano lang siya guys, yung salmon. Yung nilalagay sa bread pag pero yung mga piniprito or yun na ano yung paksyu or ayun kasi maamoy daw minsan pinipilit ko siya pero ano hindi talaga niya kaya guys para siyang nasusuka so hindi ko na siya pinipilit kumain ng ano isda. Yung ano, mackerel na nasa can. Ano? Gusto niya 'yon. Nilalagay niya sa bread. Pero yung anak ko, gustong-gusto niya ng isda.
Yan guys, lapit na. Buti na lang guys, yung anak ko tulog. Kasi pag hindi yun tulog na gusto na ng attention. Lagi akong kinukulit. Maga kasi siyang gumising kanina. Maga. 7 gising na. Nagsasalita na siya. Aga niyang gumising. Tapos late na kami natulog kagabi. 11 na. Yan guys. Pwede na siya. Antayin na lang natin yung maluto yung ating malagkit na kanin. Ayan guys. Ngayon guys, ililipat ko na yung ating biko dito sa ating lalagyan. Ayan. Ayan na guys. Kain na ako ng biko. Ayan yung biko ko guys. Tapos may part na siya na tea. Para sa malamig na panahon. Kasi umulan kasi umuulan sa labas guys. Tapos mahangin. Perfect siya. Sa kumain ng tea. Ah, kumain ng tea. Kumain ng biko. At saka uminom ng tea.